Hi, what's up mga kapadyak at nating mga kabike to work. Ngayong araw na to ay usapang ilaw na naman tayo. Pag-uusapan natin ngayon yung isa sa pinaka-solid at pinaka-mura na headlight na ginagamit sa mga nagbabike. At samahan nyo ako hanggang sa dulo ng video na to para maipakita namin sa inyo kung gaano to kasulit at gaano to kasolid at mabigyan namin kayo ng ilang tips para paano natin to ma-maximize yung power ng headlight na to. Tara! Magandang araw sa inyo. Ito na naman po ako si Jeff at welcome sa Green Scout and Me Cycling Outdoor and Adventure. Dahil ang pagtulong sa mga kapwa nating kabadyak at kapwa nating kabay to work ang aming passion. Dito pag-uusapan natin ang iba't ibang topic na related sa mountain biking at pagbabike sa pinakasimpleng pamamaraan. At kung bago ka sa aming channel, patuloy na panoorin ang ating mga video at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel at pindutin yung notification bell para makareceive kayo ng notification sa tuwing magkakaroon tayo ng mga bagong video at mga updates. At ngayong araw na to pag-uusapan natin yung isa sa pinaka-solid at pinaka-mura na bike light na ginagamit ngayon. Ito yung company na gumagawa ng mga bike light na maganda yung kanyang quality. Pinakaseryoso. Ito yung hindi lahat kasi ng Chinese na brand o made in China ay hindi maganda. Maraming solid pa rin na made in China. Ito yung Gaceron, ito yung pinakamaganda, pinakasolid at pinakamura sa lahat ng headlight. Mamaya papakita namin sa inyo kung bakit ito yung pinakasolid. At ito nga pala to ay hindi akin to. Salamat kay Roderick Mirabalias, kay Rec D sa pagpapahiram nito sa akin. Kasi dahil tayo ay nasa ilalim pa rin ng enhanced community quarantine, lahat ng mga online shopping ngayon ay suspended yung delivery. Hindi pa dumadating yung in-order natin na Gaceron. Kaya dahil may Gaceron naman si Rec D, ay sabi niya, pinahiram muna sa akin. Kasi matatagal lang pa itong enhanced community quarantine. Pero wala tayong magagawa kasi wala namang bukas na mga shop. Pero hindi 800 lumen yung in-order ko. Yun ay yung 1,800 lumen. Ito ay V9C 800 lumen na Gaceron. Samahan nyo ako at isa-isahin natin kung anong laman ito. Wala na yung box kasi hindi makita ni Rick D kung nasaan niya nilagay yung box. Pero kompleto to. Ang laman nito, ito yung headlight niya. At mas mabigat to. Solid nga, mabigat. Yung battery niya kasi yung mabigat dito. Kaysa doon sa Macpali 400 lumen smart headlight. Yun, magaan lang yun. Ito mabigat. Ito yung kanyang handlebar mount. Kung titignan nyo, iba rin yung design niya. Halos pareho pero mas solid tong kanyang plastic. Kaya nga, kung yung Macpali ay 390 lang yon, anong may expect mo na handlebar mount sa 390 na presyo, di ba? Siyempre, hindi rin ganun kaganda. Ito, solid to. Bakit naging solid to? Kasi kailangan niyang isupport itong ilaw na to na mabigat. Kung hindi to maganda, mahuhulog lang to. Kasama niya itong remote. Ito yung remote niya sa ilaw. Once na nakabukas na yung ilaw, kaya mo nang
kontrolin yung kanyang mga ilaw, yung flicker, yung 200 lumen, 400 lumen at 800 lumen. Kaya mong kontrolin dito. Simple lang yung pagbubukas nito. Etong ito, click mo lang 'yan. Ayan. Maliwanag na siya. Yan yung kanyang flicker. Yan yung kanyang 200 lumen. Yan yung kanyang 400 lumen. At yan yung kanyang 800 lumen. Mas makikita mo yung liwanag dito kapag ito ay na ano mo na, sa dilim. Doon mo makikita yan. Ito ba, paano itong pagkabit nito? Ganito lang. Ikita nyo to. Tsaka ito. Dapat dun pa ganito. Tapos tutunog yan. Yan. Nakalak na yan. Kahit anong gawin mo dyan, hindi na malalaglag yan. Ito naman, panghigpit naman to. Na-adjust yan. Pag ito i-charge nyo, ano lang, mag-blink to ng kulay pula kapag hindi siya full charge. At kapag full charge na siya, kulay blue na yung kulay niya, tapos nakahinto na siya. Hindi na siya nag-blink. Yun lang po, subukan natin kung gaano kaliwanag dito. Dito lang sa bahay. Tapos meron tayong video tungkol dun sa kung gaano kaliwanag to pag sa madilim talaga na lugar. Tara, samahan niyo ako. Yan po ang kanyang flicker. Yan po ang kanyang 200 lumen. Ayan ang kanyang 400 lumen. At yan ang kanyang 800 lumen. Ang kanyang 800 lumen ay 2 hours. Ang kanyang 200 lumen, umabot to ng almost 6 hours to sa 200 lumen. 400 lumen ay 3 to 4 hours. Ganyan po kaliwanag yan. At kung titignan nyo, yung kanyang ilaw, solid yung ilaw niya. Ayun yung sinasabi kong solid. Hindi siya sabog yung ilaw niya. At ito ay waterproof din. Pero hindi, wag mo tong ano, gaya ng mga waterproof na mga headlight, hindi to pwedeng ilublob sa tubig. Ito dapat ay iniiwasan mo, pero mas maganda yung kanyang sealed ng ano, ng para sa kanyang charging. Yan yung charging port na yan. Yung kanyang pansara ay mas maganda, parang yung katulad sa mga waterproof na cellphone. Ganon. Katulad yung sa Sony na waterproof, sa Xperia. Parang ganon. Talagang nakalock siya. Hindi gaya nung iba na mumurahin and nagagalaw-galaw. Ito sealed. Pero hindi ko pa nasusubukan to na ilublob kasi hindi akin to eh. Pero may mga napanood ako na inilublob nila sa tubig to at umiilaw naman. Pero hindi akin to, baka masira.
Yung kanyang remote, dito ka rin mag-charge, dito mo rin ilalagay yung remote. Paano gumagana yan? Buksan mo muna to. Pag nabuksan mo na yan, dito muna ko siya kontrolin. Yan. Ang kagandahan niyan, dahil ito ay 800 lumen, pwede mo nang gamitin yung iba't ibang mode niya. Depende yan sa kung gaano kaliwanag ng lugar. Ito, habang umaandar ka, hindi mo na kailangan pindutin dito kasi mahirap yun eh. Baka mahulog yung ano, kakapindot. Dito ka na lang. Ilagay mo malapit dun sa may handle grip. At soft touch lang dito kapag dito ka nagko-control. Hindi kailangan diinan. Ang kailangan mo lang itong diinan kapag ito ay i-on mo at i-off mo. Pero pag magpapalit-palit ka lang, soft touch lang. At ito ay medyo mahal to pagdating sa presyo. Ikukumpara mo sa mga ginagamit natin na mga headlight. Dahil ito, nabili to ni Rec D ng 1,200. Pero may nakita ako na mas mura ng konti, 1,089. Almost 1,100 na rin. At good news kasi wala pa namang peke nito na Gaceron. Puro... Totoo pa rin, puro mga original pa rin ang Gaceron. At panoorin natin to kung gaano to kaliwanag. Yan yung flicker niya. Yan yung kanyang 200 lumen. Yan yung kanyang 400 lumen. At yan yung kanyang 800 lumen. At ganun po kasawalid yung ating Gaceron V9C 800. Ang lagi nating sinasabi ay kailangan ba natin ng 800 lumen pagdating sa pag-bike sa city o city night ride? Actually, 400 lumen lang is sulit na sulit na. Pero nagtataka kayo, bakit ang orderin ko ay 1,800 lumen? Kasi hindi naman yung liwanag niya talaga na 1,800 lumen yung hinahabol natin doon. Ang hinahabol natin doon ay yung battery capacity o yung juice ng power na makukuha natin. Katulad tong 800 lumen na to, ito ay pag full power na 800 lumen ay 2 hours lang. Eh kung city night ride, ang kailangan mo ay 400 lumen, ay sapat na yon. That means, imbis na 2 hours mo lang magagamit to, magagamit mo to ng 3 to 4 hours, gamit ang 400 lumen. Yun yung hinahabol natin kung bakit naghahanap tayo ng mas mataas na lumen. Kasi yung sinasabi natin na 1,800 lumen na yon. Eh, for 2 hours din yun. Pero, I doubt na may gagamit ng 1,800 lumen sa city. Dahil sobrang liwanag na yun. Kung nakita nyo kanina to, 800 lumen lang to, eh, maliwanag na. Pag ginamit mo yung 1,800 lumen na yun, baka kala mo yung dilim ay magiging parang araw na. At hindi pwedeng gamitin yun sa city. Dahil masisilaw yung mga kasalubong mo. Masisilaw yun.
Baka imbis na maging safe ka, eh maging dahilan pa yun para madisgrasya ka. At yan yung pag-uusapan natin sa mga susunod na talakayan sa usapang ilaw. Kung paano mamili ng tamang ilaw at paano mag-setup nito at paano ka makakuha, paano mo i-maximize yung ilaw mo. Pag-uusapan natin yan sa susunod na topic at abangan ninyo yun. Tapos, ikukumpara din natin tong gasero na to sa Macpali EOS 305. At diyan nagtatapos yung ating talakayan at unboxing at review ng V9C800. Ito yung Gaseron V9C800 Lumen. At kung meron kayong katanungan, huwag mahihiyang mag-comment sa ating comment section para masagot natin. At magbigay rin kayo ng inyong mga insight at mga ideas sa mga nakagamit na nito. At papatunay kung gano'n to kasulit at gano'n to kaganda pag ginamit. At muli, lagi natin tatandaan, sa pagbabike, walang pangit na bike, pangit na ugali meron. At maraming salamat sa patuloy na panonood, pagsuporta sa Green Scott and Me Cycling Outdoor Adventure. At mabuhay kayong lahat. Yeah.